Welcome back mga kapana. So sa video ito mga kapana, ayan, so mag-unbox tayo ng nasa harapan natin. Siyempre, ang Nika Recurve site. So disclaimer lang bago ko buksan itong Nika Recurve site na to. Ito ay binili ko sa pamamagitan ng aking sariling pera at ito ay hindi sponsored ni Nika. Pero open naman ako sa sponsorship, baka naman Nika Archery. Ayan, so syempre, kaya tayo gumawa ng video na to ay para ipakita sa inyo na merong affordable na site ngayon sa market. So napakadali nang bumili ng mga archery equipment or archery parts, bow parts, dahil nandito na si Shopee and Lazada. So nabili ko nga pala to mga kapana around 1,800 to 1,900 pesos. So ipa-flash ko na lang diyan sa screen yung eksaktong presyo nitong Nika Recurve site. Yan. So ano pa hinihintay natin mga kapana? Buksan muna natin. So bago 'yon, ipapakita ko muna sa inyo yung itsura ng kahon nitong Nika Recurve site. So para sa akin nasa decent naman yung appearance ng ating box, hindi naman siya ganun ka sabi na natin pinagtuunan ng pansin ni Nika, kasi siyempre dagdag costing kung gagandahan pa nila yung box, and siyempre dagdag price din yan para sa ating mga consumer and buyer. So para sa akin good na good naman yung tone box niya. So maganda yung print out ng ating box, so mukha siyang mamahalin. Yan. So sana all minamahal. And Nika Archery Tatak and Recurve Sight. So meron tayong optional color. We have black, blue, red, pink, and I think this is white. Yan. So I choose the black. So for the universal color, para madali nating ma-pair naman ang ating sight sa mga gusto natin na kulay ng ating riser, kagaya ng riser namin na kulay green. So syempre meron tayong ditong website ng Elong Outdoor, parang Elong Outdoor. Nika Archery, so logo yan ng Nika. Yan Nika, baka naman. Ito hindi ko alam kung ano yan. Then 9 inch. So 9 inch yung haba ng ating side, then recurve side. Dito wala tayong makikita. Ito, halberd recurve side is solely designed for medium level shooter with the feature of quick adjustment. So yun yung pinaka the best dito, yung quick adjustment na yan. And then sa ilalim, ito sa ilalim, may nakalagay tayong made in China. And syempre yung address ng ating Elong Outdoor product. And product assembly details, so ito yung picture ng itsura ng ating site. So syempre medyo draft lang to, parang mga drawing. Mahirap ma-appreciate, wow, English, yung ating site. Kaya ang gagawin natin, syempre bubuksan natin yan. Ayan, ayan, bubuksan na natin. Nagwawala na po ang ating site. So, syempre, pagbukas natin, meron tayong makikita nga, hindi ko alam kung ano tawag dito. Ayan, brochure ba to? Or manual? Or instruction? Ayan, kung ano man ang tawag dyan, bahala na kayo. Ayan, instruction manual. And, syempre, uy, panalo mga kapana. Secure na secure ang ating site, kita nyo naman, walang kaalog-alog. So, plus 1 point ako dito sa packaging ng Nika Recurve site na to. So, walang kaalog-alog, safe na safe. So, sa natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, and pito. Pito! So, may plastic dito, may tornilyo, dalawa. And syempre yung Allen wrench para pamit sa tornilyo. Ayan, tabi muna natin to. And then itong ating side. Uy! Oh! Wow! Oh my God! Mga kapana! Ang ganda ng side pin! Panalo! Naka? Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Nag-loading na ako. Ayun oh. Oh. Ayun mga kapana! Nakalimutan ko na. Hindi. Fiber optic? Oh! Magkano rin ang fiber optic mga kaprint, mga kapana? Yan oh, kita nyo naman. And made from aluminum alloy. Ito oh, itong bilog. Samantalang yung ibang side pin, plastic. Panalo oh. And ang ganda ng kanyang tornilyo dito mga kapana. Tingnan nyo naman. Oh, napakaganda ng pagkakagawa
So, smooth na smooth. Okay? Then, yung pamihit niya, malaki. Yan, syempre, sino ba naman ang gusto sa maliit? Syempre, gusto na natin yung malaki. So, dalawa. And, tingnan nyo naman yung ano niya, oh, may number. So, naka-micro-adjuster siya or adjuster na lang. Kasi, laki, oh. Uy, ang panalo, oh. Oh, may number. And, tingnan natin, ang laki ng pamihit niya dito, mga kapana, oh. Nadidinig niyo ba yon? Ang ganda. Oh, panalo. Side pin pa lang, plus 1 na. Oh, so, 2 points na kagad tayo. Tapos, yung pagkakagawa ng aluminum niya, oh, another plus point tayo dito. So, 3 points. Panalo kagad tayo, mga kapren. Mga kapana. Ayan, oh. Oh. Then, manghang-mangha ako dito, mga kapana. Sulit na sulit ang perang pinambili ko rito. Ayan. So, next, yung ating pinaka-site talaga. Uy. Uy. Uy! Ang ganda, mga kapana. Oh. May nakalagay na logo ni Ka-Archery. So, yung bigat niya, ramdam na ramdam ko na solid na solid yung aluminum na pagkakagawa niya. Hindi kagaya ng mga nabubuhat ko na sight. Ramdam mo naman yung ano eh. Yung from kung aluminum alloy or alloy lang. Ito talaga oh. Ramdam na ramdam ko yung bigat. So panalo ka na kagad ako dun. And yung design niya dito medyo merong kanal. So another pogi points sa akin yon. At yung butas-butas. Another pogi points na rin sa akin yon. Kasi aerodynamics, so tatagos yung hangin dyan kung hindi ako nagkakamali, and bawas timbang din itong butas na yan. Okay, so ang ganda, tapos may number siya, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun yung, pwede mong i-adjust yung ating sight. Tapos itong sight mount ba tawag dito, tita nyo naman mga kapana, oh, parang letter A. So, swak na swak dito. Ayan. Hmm. Tapos may logo ng Nika dito sa ating knob. Ayan kung nakikita nyo. Nagpo-focus lang yung ating knob. Ayan. Tingnan natin. Tapos, tingnan natin itong ating, ayun, may ano, may plastic. So, hindi magagasgasan ng ating sight. So, tunilin na natin. And, eto kung nakikita nyo itong bilog-bilog na to. So, dyan papasok yung pinaka-plastic. So, itatapat lang natin sa numero dito. Yan. So, ayun na yun. So, hindi na siya matatanggal. Kita nyo naman, oh. Solid na siya. Wow! Panalo ang ating Nika Sight Recurve Archery Sight na 9-inch. Wow! Hindi na ako makapagsalita sa sobrang ganda nito. So, testing natin yung kabit ito. So, kagaya lang din siya ng ibang site na nakikita natin. So, ito na yung itsura niya. Kita nyo naman mga kaprint or mga kapana. Nawawala sa focus ang ating camera. Pati siya namamangha. Yan naman . Diba? So, tingnan natin yung micro. Uy! May bearing siya. Nararamdaman ko. Nadidinig nyo ba? Wow, ang ganda nito mga kapana. Woo, wiwit, sulit. Sulit, may pang ano na tayo. May mago na tayo mai-recommend sa ating mga estudyante at sa mga susunod pang mga estudyante. So, a very affordable Nika Archery Sight. Yan, kita nyo naman, So, tanggalin muna natin to. So, ito yung makikita nito, or ito yung makukuha natin sa around 1,800 to 1,900 pesos na site. Diba? Ang ganda. So, hanggang dito na lang, mga kapana. Excited na akong gamitin to sa Sabado. Yan, So, kita-kits tayo. Siyempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod pa natin mga unboxing tungkol sa archery equipment. So panalo, ang ganda nito. Promise.